Kailangan magkalayo tayong dalawa. Pag tumayo pa ako, Pads, malaki ang chance talaga mapalayo ako sa inyo. Kapunta ako sa ibang ano, kapunta ako sa langit. Huwag naman kalayo. Huwag masyadong kalayo. Langit na yun, langit na yun. Saka, Pads, pag lumayo ka pa, hindi ka kita ng camera. So, physical distancing, oo, kailangan yan. Kailangan natin ngayon dahil nga nag-iingat tayo, we try to protect ourselves sa virus, parang tayo. Kaya ginagawa natin ngayon na nga, matigay hindi tayo makatay ng birthday party, hindi tayo makakapagsalo sa alam ng time ng loved ones. Ang nabalik ang Bumeso. Bumeso, oo. Yung nakita ko, uy, kapsa na! Yung gano'n, hindi na may miss ko yun. Parang nakaka-relieve ng mga lahat ng mga tension. Pero ngayon, bawal lumawa? Yun nga eh. Oo, bawal lumawa. Nakakalungkot. Alam niyo, palagay ko, alam mo, Kenji, palagay ko itong nangyari sa atin na hindi tayo nakakalari. Sa isang, hindi tayo nakakalari. Gawa ng demonyo yan. Gawa ng demonyo? Yung pasensya ng demonyo, magkakawatakot tayo, magkakawatakot tayo. Magkaroon ng ano? Indifference. Indifference, separation, kanya-kanya. Yun ang gusto ng demonyo. Kaya nangyayari sa atin. So, kaya itong pandemic nito, itong virus nito, paano nga ito gawa ng demonyo? Sigurado naman po ako. Hindi man ako maniniwalang bigay ito ng Diyos. Totoo, totoo yan. At alam mo, ang nakakalungkot pa, kasi kahit na gano'n na nangyari, may mga tao na parang tumakampi sa demonyo. Ang ibig kong sabihin eh, nagkakawatak-watak na nga tayo, mas lalo pa nang pinalalala. Paano? Gusto nilang kumita. Kumita? Kumita, oo. Pinagkataan mo itong pandemya. Ah, ginagawa pang negosyo itong pandemya na ito. At simula sa mga hospital, di ba? Rekta yun na. Oo, di ba? Rekta. Pinaririgan mo kayo pa nga, no? Totoo naman kasi yung mga narinig natin. Saka marami ako talagang nabalitaan na kapag pumasok sa ospital, pagka hindi ka lang makahinga ng konti at dahil hindi ka makahinga, agaw buhay ka, hindi ka makahinga, nahirapan ka humina, natutuluyan ka. Ang protocol daw ay declare COVID patient ka. Kahit wala namang test na COVID ka or whatever. Ang ginagawa ng mga sila dahil makaka-claim sila. Agad? Okay. Iba yun ang isang mga ng PL at hindi yung sagahan. Sana hindi totoo. So kahit hindi COVID,
COVID na lang para maka-claim. Maka-claim, yun. Yun ang sinasabi ko. At hindi lang yan. Diba? May mga balibalita tungkol sa vaccine. Opo. Na napakamura. Opo. Pero, biglang nagmahal dito sa atin, sa ibang bansa, napakamura dito. Diba? Parang, alam mo, yung mga ganun, hindi mo naisip yung pangangailangan ng mga tao. Iniisip mo yung sarili mo matukuha sa sitwasyon. Diba malayo ang puso natin sa sarili? Kasi meron tayong ang tao ng walang malasakit. Walang malasakit. Totoo yun. Walang pakialam. Walang malasakit. Walang malasakit. So ngayong pandemya pala, ang pinakakailangan ng bawat isa ay malasakit. Totoo yun. You hit the right word, Katie. Diba po? Malasakit. Oh. Diba? Kasi marami na nga may sakit, kaya kailangan merong malasakit. Diba ho? Kasi pag walang may malasakit, doon sa mga isakit, ang Ednon, patay. Parang ganyan. Pag-ibig mo nakasakit, makakita ko, patay. Sorry, napaka... Diba yung nakalungkot? Hindi lang gagama, medyo kahit paano, nakakatawa ko, papasay. Pero pagka naririnig ko yung mga ganun mga balita, parang nalulungkot ako. Nalulungkot ako para sa bayan natin. Nalulungkot ako para sa kapwa-tao natin. So, para po sa atin, kunyari ako, wala naman po ako sa gobyerno. Kayo po wala sa gobyerno. Yung mga nalunod sa atin, wala naman po siguro sila sa gobyerno. Ang gusto lang sabihin ko ni Pads para sa araw na ito, para sa inyong lahat na nanonood, huwag niyong alisin ang malasakit. Totoo. So, kailangan natin na kahit na magkalayo tayo physically, socially, hindi dapat mawala ang paglapit ng mga puso natin, mga kaluluwa natin, mga buhay natin sa isa't isa. Sa kapats, di ba, kunwari ako, anak ako, maraming pinakasabihin ng magulang ko. Minsan sumasama doon ko eh. Kung mati, kung napakasunay naman kung ano na pinasabi. Ngayon ko na naisip, yung pala ay malasakit. Totoo yun. Oo, akala natin kinukontra tayo, akala natin babawalan tayo, akala natin ayaw nilang mag-enjoy tayo. Alam mo, Candy, maraming mga lessons na tinuturo natin natin. Kailangan lang natin makinig. Kailangan natin magkaroon ng faith sa mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Kaya lang minsan pa, Patsy, kung sabihin mo, eh di makinig ka, makinig ka sa Diyos, hindi ko naririnig eh. At sa kanya, kung marinig ka naman isang araw magsalita, Candy, huwag mong gawin. Ay, baka magkatatakbo naman ako. Hindi naman ako handa doon, di ba? Aminin natin. Hindi naman. Hindi pa ako, di ba? Hindi pa ako kasi banal ni Mama Mary na si Angel Gabriel. Diba, Maria? Bakit kasi namin Candy? Ang ibig kong sabihin. Ano yung tinig? Ano yung tinig? Paano ko maririnig ang Panginoon? God talks to us in many ways. Una, sa mga events sa buhay natin. God talks to us. Halimbawa, nagkausap tayo. Nagbigla ko na sabi na naka-inspire sa'yo. Na, sabi ko, ano? Ibig sabihin noon, God is talking to you through me. Kung may mga masasamang pangyayari sa iyo na dahil magagawan mo rin, God is talking to you through that unfortunate event sa buhay mo. Kaya pag may faith ka, makikita mo yun. You have another eye. Today lang, Pat. A higher eye. Balik tayo ah. So pag may nangyayari sa buhay ko na masama, malaki ang chance. Kagagawan ko rin yun. O kagagawa ng ibang tao sa akin. O kagagawa ng ibang tao sa akin. Ito ba'y dahil parati na lang akong binibigyan ng leksyon ng Panginoon? O may gusto siyang sabihin sa akin? Yung ba yun? Maaring may message siyang gusto ng parating sa akin. Halimbawa, kung yung ginawa sa iyo ay galing sa kapwa-tao mo, maaaring ang message niya sa iyo ay mag-ingat sa tao ito. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng tao ay may tunay na concern sa iyo. Maaaring may personal silang interes. Kaya, pagkakilala sa iyo, kung ano na nangyari sa iyo,
ang intention nila sa iyo. Opo. Diba? So, ibig sabihin, Pals, maraming bagay na nangyayari sa paligid ko. Hindi ko naririnig. Yes, that's at hindi ko naiintindihan kasi busy ako dun sa gusto kong gawin. That's true. Most of the time, ang dami nating ginagawa, we have no time to reflect. We have no time to ask, ano ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa pangyayari ito sa buhay ko? Many times, we have to give time to ourselves para ma-reflect natin ang mga pangyayari sa buhay natin. So, a silent moment is very essential in each person's life. Pag may katahimikan ba mo, Padre, may nag-show ng malasakit? Pag may katahimikan, nag-show ng malasakit. Not necessarily, but it can be. Halimbawa, tumatahimik ka kasi gusto mong pag-isipan talaga ang pangyayari kung itong taong ito ba ay talagang tunay na kaibigan. Itong tao ba ay sincere? Ibig sabihin, nagmamalasakit ka sa kanya. So, silence can also mean that you have concern for people. You are not only listening to God, you are also listening to people around you. Maganda yun ah. Bilang para sa isang taong madaldal na katulad ko ah. Parang maganda yung sinabi mo ah. At busy-busy yung tao katulad ko. Sobrang busy. Sobrang busy. Pero, hanga ko sa identity kasi alam ko, lalaki ka, alam ko, madasalin ka rin. You help in the church. You're a member of a community, charismatic community. And those are moments na nakakapag-isip ka, nakakapag-isip ka. I think, Padre, ano po yun eh. Ang lahat yun ay nangyari, dahil po sa nanay ko talaga. Siya po ang nag-mold sa akin na pumasok po sa ganun. So ngayon ko nakikita yung fruits ng labor at pagmamalasakit ng nanay ko. Totoo yan. Oo. Yun nga, yung kaimisan ng parents natin, talaga importante din sa buhay natin na nakikinig tayo sa kanila. Sometimes, parang pinakikinggan lamang natin ang sarili natin. Opo. Importante na makinig din tayo sa mga magulang natin. Because as I have said, God may be talking to us through them. Pero minsan din po, magulang din po ako sa kaanak, no? Pero minsan, maganda rin makinig din tayo yung mga magulang sa ating anak. Totoo yun. Diba po? Importante rin mo. Kasi minsan, may mga sinasabi yung anak natin na yun ang pala ay pagmamalasakit nila sa atin. Pero hindi natin naririnig na nandun pala yung tayo sa ila na, ay po, gusto ka na ako. Tama. Ako ang tama. Ito. Ako ang magulang. Kaya hindi ka pwedeng mapakinggan. Di ba may ganun yung at? May mga magulang na ganun. Na hindi rin magulang. Alam niyo, ang mga anak natin, may mga alam din na hindi natin alam. Totoo po yan. Kailangang matuto din tayo sa kanya. Most of the time, we tell ourselves, kailangang matuto sila sa atin, mga bata, matuto sa matatanda. Pero, sometimes, in fact, many times, kailangan ang matatanda ay matututo din sa mga bata. Totoo po yan. Importante. Importante din. Importante na matuto din tayo sa mga bata. So, yung mga sobrang daming problema, gawa natin para sa isang isa. At ano tawag? Inalaw? Inayagan natin. Inayagan ni God mangyari? At inayagan ni God mangyari. Kasi yun ang ating choice. Yun ang ating choice. Consequence nga ng mga actions natin at para matuto tayo. Para matuto tayo! Kung paano mabuhay. So ibig sabihin, kung yun ang nasa utak ng Diyos na para matuto tayo, siya ay merong malasakit. Oo. Kaya nga, pag may malasakit tayo, yung malasakit na yun, galing sa Diyos yun. Na pagka naramdaman mo na may malasakit sa iyo ang Diyos, yung malasakit na yun, ikakalap mo. Kapag natin na dapat para sa iyo, malasakit. Para sa lahat. Ay, mag-ibot kayo, magtamaan kayo. Yun, malasakit yun. Malasakit yun, malasakit. Kahit yung paggamit natin ang mask. Ay, yung paggamit ng mask. Malasakit. Pagka natin,
para din sa kausap natin. Para sa inyo, kaya tayo ngayon ng patient. Tama po. So, importante po ang merong malasa. Ayan, pa. Sabi ko nila. O kaya, mga kapatid, yun ang salita na yun ang gusto kong sabihin. Pero yung salita, gatikin. Siya lang pala makapagsabi nun. Kanina pa iniisip ko ano yun. Si Kendi lang pala makapagsasabi nun. Malasaki. Kailangan natin yun. Ang vaccine na kailangan natin. At ang tawag natin doon, heart vaccine. Sapagkat kapag may malasakit ka, ang puso mo at ang puso ng kapwa-tao mo, iisa ang buhay mo, iisa sa pagkat, iisa ang pinagkalingan niya. Ang napakagandang salita yan, malasakit. Diba, Kendi? Opo, Pat. Dahil po sila mo sa inyo panunod ngayon.